araw po sa lahat. At ngayon naman po ay nagbabalik ako sa inyo. Pero ang bago ang lahat nga ay kamusta na po ang lahat dyan? Sana po ang lahat po ay maayos at ligtas sa anumang karamdaman at kapahamakan. Okay po, ako naman po dito ay maayos din naman po. So, ngayon nga po ay maghahanda po uli ako ng isang panibagong recipe. Ito po ay very common. Pero ganun pa man ay gagawin ko pa rin po yung aking cooking version. At sana, bantayan niyo po ako hanggang sa ito ay matapos at maluto at pagtisan niyo po. Hindi po, una po, salamat na po sa inyong pagbabantay. So, ngayon nga po, ang gagawin ko ay chicken, anong tawag dito? Fried chicken. Yung pong chicken thigh yung gagamitin ko po. Yung chicken thigh po ay nilinis ko na. Hiniwa-hiwa ko na po siyang ganyan. So, and then, bago po natin ito iprito, imamarinate po muna natin ito. So, simulan na po natin yung ating paghahanda. At may pasok pa po ako nito after. So, unahin ko na pong imarinate ito. Ibaba ko na po yung ating camera. Ayan. Ganyan po. So, una, ilalagay ko po yung gatas. Breast milk. Ayan. Sa irinyot, sayang. Kinamay ko na po siya, pero don't worry po. Malinis na malinis po yung aking kamay. Ayan. Lubog-lubog lang natin ng ganyan ng konti sa gatas. Ayan. Okay na po. And then, minabili po akong Maggi seasoning. Napakasarap pala niya, no? Ngayon, lalagyan din po natin siya ng seasoning. Yan. Then, medyo lubog-lubog lang po natin siya ganun. Then, yung kabilang side naman. Okay. So ngayon po, dati naglalagay ako ng mga paminta, kung ano-ano mga powder. So hiwa-hiwalay siya, no? Medyo nakakatagal. Ang ginawa ko, naghanap na lang po ako ng mga seasoning na yung bang sama-sama na. So ito nga po, nakakita ko at ilalagay ko na po sa inyo. Lalagay ko na po ito. So, saka ko na lang po sabihin sa inyo kung ano-anong mga laman ito. Ito po ay seasoning na bili ko po. Ayan. Natural. So, talagang natural siya. So, ilagay lang po natin siyang ganyan. Ay, ayaw pang lumabas. Sandali lang po. Parang nasira yung aking binili. Okay lang po, sandali lang. Yan. Bali-baligtad lang po. Okay. Dapat pala yung malaki yung nabili ko para hindi siya mahirap i-grind. Okay. Ito naman po isa. Dalawang klase po yung binili ko. Ito. So, lagay ko lang po siya dito. Magkaiba po sila. Si Cassie po ay nangungulit. Okay. Halo po natin ng ito. Dagdaga ko pa po ng konting seasoning. Medyo parang kinulang kasi hindi ko na siya sinukat sa kutsara, scoop, I mean. So, ayan. Okay na. So, ganito lang po to, napakasimple, no? At saka yung pong mga seasoning or ingredients ay
napaka-available po kahit saan sulok ng mundo, sabi nga. So, iwanan lang po natin ito ng 4 to 6 minutes, at 4 to 6 hours, sorry. Then, saka po natin siya ipa-fried. So, actually, meron po siyang breading. Bumili na rin po ako ng tempura flour, yung para titimplahin ko na lang siya, then yun na lang po ang gagamitin kong breading. So ngayon po, iwanan po natin ito ng 4 to 6 hours and then balikan po natin at atin na po siyang lulutuin. So balikan po natin ito mamaya. Diyan po muna kayo at sana tapusin niyo po ang aking mixing video. Sige po, balikan po natin siya mamaya. Hello po ulit! Ayan na! Ito nga po at kababalik ko lang galing sa trabaho at medyo napahaba ng konti yung aking marinate. Anyway, ngayon po ay atin ang ipipritos yung ating manok. At napainit ko na po yung kawali at ibababa na po natin yung ating camera. Deep fry po siya. Ayan. So, nandito na po yung aking manok. Nakapag prepare na rin po ako ng ating breading, yung tempura flour. Ang gagawin ko po, bababad ko na lang po ganyan yung ating chicken sa tempura. And then halo-halo na lang po siya. Then saka na lang po natin siya hulog ng ganito. So, hayaan lang po natin siyang maluto, maging golden brown. Siya nga pala po, kapag uminit na yung mantika, mainit na siya, at naisalang yun na itong chicken, so may breading siya, kapag sobrang init niya, madali siyang masunog. Mangyayari, hilaw yung loob po. Kaya ang ginagawa ko po, pinahinaan ko po yung apoy. Ito, pinahinaan ko na siya. So, hanggang kasi para yung pagluto niya, uti-uti lang, hindi bigla. So, madali lang siyang maluto. Abuti lang siya ng mga 8 to 10 minutes. Luto na siya. Kasi yung pagkakamarinate natin sa gatas, nakakatulong din siya na yung parang mabilis siyang lumambot yung karne. Kaya alam po, ito ay napasobra ng marinate kasi pumasok po ako kanina bago pagkatapos po yung marinate. Anyway, mas maganda naman yun. Hindi, walang epekto yun. Ang epekto lang po noon ay sasarap ng gusto yung niluto. Yan. Alam niyo po, pagkatapos nito, meron pa po akong gagawin sauce. Para hindi naman po dry na dry yung ating kakainin. Although, may pagka-juicy siya na crunchy, pero iba pa rin yung meron tayong partner na sauce. So, tapusin ko lang po ito, and then susunod po yung sauce. Si Kasi po ay nakabantay doon sa akin. Kasi kaya ka na, luluto pa si Lolo, eh no? Mamaya ka nakakain na. Pinagluto ko na po ng pagkain si Kasi. Si Kasi po ay tahimik, mahimhin, dalagang Pilipina, ika nga. At hindi po siya kumakain mag-isa. Birang-birang mo lang siyang mapakain mo sa kinagalangan ay susubuan mo pa siya. Kaya sakripisyo po para po ako may alagang bata.
Pero nakakatuwa po na alipo ako. Nawawala po yung stress ko. Yan, balibalik ko tuli. Kasi mahina lang yung apoy niya. Hindi kasi pwede yung mainit na mainit. Kasi sabi mo nga kanina, madali siyang sunog. Pero ang nangyayari, hilaw nga po yung loob. Kaya dapat yung sabi niya, gradual lang yung pagluto niya. Ayun, naluto na yung ano, naura yung balat. Lagay ko muna dito para mag-drain siya. Yan, almost done na po. So, okay na po. Ngayon ko na po siya. Baba ko na lang po muna yung camera para makita po natin. Luko na po. Siya ilagay para ma-drain po yung ating mga excess oil. Ano, luto po ilalim yan. Okay, ito na po itong kawali. Ay, este kawali. Ito na lang. So, ayan, luto na nga po. Ang susunod ko naman po yung pinaka-sauce niya. Pero kung meron po kayo ano, yung mga ready na ng mga sauce na nabibili, ketchup o papak, ano bang tawag nito? Manjan, manghuan, yung ano, yung sauce, mangtumas, yun po, pwede rin po. So kahit anong pwedeng ano nyo, yung iba nga, gusto nila may suka. Kasi yung ano nga, ang minarinit po natin ito sa mga, yung 7 spices po. So ayan o, tingnan nyo po, napakaganda ng kulay. Atin na pong kamay ng, ayan o, ang luto mo. Yan. So, sunod ko na po muna yung prepare ko na po muna yung mga sauce at lulutuin na po natin, ha? Sandali lang po. So, ayan, gagawa na po tayo ng sauce. Napakasimple lang po. Una, pagbilisan ko na rin po at inaantok na. Una po, pagsamahin po natin, ilagay po natin yung ketchup. Ayan. Yan, ketchup. And then, yung pineapple juice, pagsamahin po natin yung ketchup at pineapple juice. Yan. Okay. And then, meron po akong inihandang mani at saka po yung kasoy, nuts. So, lagay lang po natin siya dito. Okay. Konting cornstarch para lang siya lumapot. Halo-halo lang po. Okay. Yan. Ilagay ko na po dito siya sa kawali para mas madaling siyang haluin. Yan. Napakasimple lang po. Kanina, yung nilagay kong pang-marinate sa mga natural seasoning, ganun din po yung gagawin natin. Lagyan lang po natin, pero lagyan lang natin siya ng konti. Ayan. Tsaka po yung isa. Ayan, okay na. Then, lagyan po natin siya na konting sugar. Mga 1 tablespoon lang po. So ayan, ganun lang po. Tapos pakuluin lang po natin siya. Ayan. Pakuluin po natin siya. So ganyan lang po, no? Pakuluan po natin siya ng pakuluan hanggang sa lumapot po yung ating sauce at diretso lang po yung halo para hindi po siya digitan. And then pagkatapos po, lagyan natin siya ng konting additional seasoning, yung pong ating Ajinomoto, mga 1 pinch lang po. So ayan, okay na siya. Haluin lang po natin siya para hindi siya manikit sa kawali. Dire-diretso lang pong hango ang halo hanggang sa ito po ay ating hanguin. So ganyan lang po, at ito po ay naman ay ating
ating ililipat sa isang lagayan. Ayan, naka-ready na po tayo at kukunin ko na po muna yung lagayan kung saan po natin ilalagay yung ating sauce. Sandali lang po. So ayan, dito ko po ilalagay sa aking isang bowl para kasyang-kasya lang siya. Kasi good for 1 spoon lang po ito. I mean 3 pieces lang po ito. Kaya ayan, salin lang po natin siya dito. Ayan. Sa irin nyo po't sayang. Sayang yung bawat kapatak na isang sauce. So, kita nyo po. So ayan, nakikita nyo naman po nung nandito ako sa kabilang sulok. Ang ibig sabihin po niyan ay nawala na po yung drum namin sa aming kusina. Kasi dire-diretso na po yung tubig namin. Kaya ututi namin pong ginagamit ang tubig namin sa drum at guys, ang tabi na po namin. So ayan po, kita nyo. Ayan, nakakakilos na ako dyan ng maluwag. So diretso na nga po tayo. Ayan na nga po, naisalin ko na po yung aking sauce sa isang maliit na bowl. At ngayon naman po, ang ating gagawin ay lalagyan na po natin ng sauce yung ating fried chicken. So I'm sure na magugustuhan niyo po ito kasi malasa po ito dahil nga po ito ay marinated ng over sa oras. Kaya po masarap po siyang. Sana po itry niyo din po ito. Sigurado po ako at I'm sure na magugustuhan niyo. So ayan nga po. Ayan, sa party na to ay sinasabi ko na yung lasa nito ay masarap dahil yung ginamit ko mga natural na ingredients. Yung 7 spices ba yun? Hindi ko na maalala. So anyway, so ayan, titikman ko na po yan dyan. Wow! Sarap! Naghahalo po ng konti yung konting asim at konting sugar at konting anghang. So hindi kayong kikiligin o yung mapapano sa sobrang anghang o sobrang asim. So, pantay lang po yung kanyang lasa. So ngayon po, ang gagawin naman po natin ay lalagyan na po natin ng sauce yung ating chicken. Yan, tikman ko po muna. Wow, ang sarap ang lutong po talaga niyan. Sayang lang po at talagang nawalan at nasira yung mic ng aking cellphone. But anyway, dire-diretso din lang po naman tayo sa ating kwentuhan. Yan, bagamat hindi ako kasabay doon sa original video na nagsasalita, pero okay lang po yan. At pagtsagaan nyo na po muna. So ayan, pakita ko na po yung ating fried chicken with sauce. Ibang sauce yung ginawa ko, hindi ko alam po kung meron na pong nakagawa nito. But anyway, sana ay magustuhan nyo itong aking mixing video. Ito pong aking cooking version. So ayan, lagyan ko na po siya ng sauce. Ayan. Actually, dapat siya bago mo iserve. Lagyan mo siya ng sauce kung iserve mo na siya, yung malapit mo na siyang iserve. Hindi yung magpe-pending yung sauce natin sa chicken. Kasi dapat maabutan pa nung kakain yung pagka-crunchy ng ating chicken, yung pinaka-skin niya. So, pero ito po, nilagyan ko na po muna ito kasi ito po ay aking pambaon sa trabaho. Kita niyo po, may nagtira po ako ng isa, ay po naman ay sa aking kaibigan. Yan. Ganyan-ganyan lang po ang paglalagay. Unti-unti lang po. Yan. Wow! Grabe po sarap niya. So, actually, marami po akong niluto. Pinakita ko lang po sa inyo itong ilang piraso. So, base po doon sa aking pinakain na 10 katao po yata yon. So, gustong-gusto nila at talagang tiniikaw nila bawat patak ng sauce. So, ayan po. Tingnan po natin. Di ba? Ang ganda-ganda po niya. Napaka-simple. So, wala na siyang mga garnish na nilagay. So, kasi yung mga ingredients po niya ay tinurog ko yung nuts, yung peanut, yung kasoy nuts. So, yan. Kaya, masarap po siya. Nagdagdag po siya ng lasa doon sa ating ginawang fried chicken. At doon po sa ating sauce. So, ayan po. Salamat. At sana po
gusto nyo nga pong muli ang aking video, at sana huwag nyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share po. Salamat pong muli sa inyo, at sa susunod pong mga video, abangan nyo po sana, at lagi nyo po akong suportahan, at patuloy akong umaasa sa inyong suporta. At ako po naman ay inaantok na dito, kaya gusto ko na po ditong matulog. Ayan. Sige po, salamat po. Bye-bye pong muli, at God bless po sa ating lahat, at tayo po ay laging ligtas at lagi pong masaya. God bless po sa susunod pong uli. Bye!